edad na mga kandidato na na magkaroon itong overactive bladder o wala namang ganun? Okay. Very good question. Kasi baka may mga urinary problems, iniisip natin, matanda lang. No. Mm-mm. So, dito maganda rin sa ating, ano, sa ating magiging activity sa Sabado, November 7, 9 a.m. sa Facebook Live ng PUA Urinary Bladder Health Awareness, na kung saan merong specific patients kami na merong kanyang-kanyang presentation of symptoms, no? Ibig sabihin, pwedeng lalaki, pwedeng babae, greater than 50 years old or postmenopausal age or less than 50 years old, reproductive age or working age between mga 18 years old hanggang mga 40 years old. So it can affect different lifestyles, different people at different ages. So this will be a very important feature wherein may pagsasadula ng mga pasyente at consultation ng doktor sa Sabado na makikita nyo, ay, mukhang tugma sa akin ito. So it will give us a clue. Because sometimes OAB can be diagnosed and treated even if you don't have any lab exam. Pwede kang makakita noon by presentation of the symptoms. How do you treat it, Doc? Ano to? Parang medications lang? O surgery? Yes. O extreme no, na yung surgery? Yes, good point. Kasi minsan, kapag alam mo ng overactive bladder, hindi siya automatically yun lang, di ba? Minsan may sintomas kang binabanggit. Doc, may madalas ako umiinit. Doc, medyo pagising-gising ako. Doc, medyo hindi ko kayang pigilan saglit at kinakailangan tumakbo. Hindi porkit yun, ay yun lang. Okay? It's not exactly that as it is. Because you have to rule out other factors tulong nabanggit. Baka may diabetes, baka may infection, baka may bato sa loob ng pantog, baka may tumor. Okay? So lahat yun, you have to rule it out. How do you suspect these factors or these possible entities? You have to rule it out. Mag-check ka rin ng urinalysis if needed. Mag-check ka rin ng ultrasound if needed. You have to check the bladder diary or voiding diary. So it may seem very simple kasi base sa symptoms, pero you have to rule out other concomitant diseases that maaaring mag-present with overactive bladder. Tulad ng aking nabanggit, which is commonly you have to rule out an infection. Okay? An infection can cause urinary frequency, urgency, and even urgency urinary incontinence. So it may be simple with regard to symptoms, but it has to be clearly defined na wala yung mga ibang factors na binanggit natin. Then you can treat. No? And it can be treated not only by medication. It can also be treated by food restrictions, pelvic exercises, bladder training. So there's kung mapapansin natin, hindi lang po gamot. So hindi lang gamot ang solusyon, okay, kundi may tugon, no? Ang tugon kasi hindi lang siya gamot. It entails lifestyle modification, fluid restrictions. Holistic yung approach nito, hindi lamang sa gamot. Alam naman natin na porkit may sakit, may nararamdaman, ang automatic na instinct ng tao ay may gamot, nakatapat. Okay? Surgery ka agad, ganun. Surgery agad, o ano man. Kaya minsan hindi nagiging effective ang mga tugon kasi akala nila iisa lang, operasyon o gamot. And sometimes, di ba, it takes cost. Minsan, some other factors of treatment or management are disregarded and sometimes hindi nagiging successful. Eventually, you have to consider all of the factors of management, not only medical options, to be successful. Mm-hmm. Pero Doc, meron namang mga exercise lang, pwede naman namin medication. Kailan tayo papasok dun sa operation? Ano yung mga condition na, hindi na, sorry po, patient, hindi na kayang gamutin, kailangan na natin ang operasyon. Kailan po may mga ganun pagkakataon po ba? At saka ano yung mga condition na nagli-lead sa operation na? Okay, good point. May ba't bang mga kaso na magsasanhi ng overactive bladder? Some of these reasons can have concomitant problems. Like the common is among males na kung saan meron may BPH o malaking prostate. Some patients with BPH present with OAB. And that is why initially, ino-offer ng gamot, mga may malaking prostate. Kung yun talagang sanhi ng overactive bladder, you have to treat it.
Kung optional yung ano yung gamot, ano po control, pwedeng gamot para sa BPH and overactive bladder. Pero pag hindi, in-offer ang operasyon para sa prostate. Kung yun talaga ang problema. Diba? So meron kang goal-directed if you know the source of the OAB. Next, pwede rin kasi may mga bato. So you have to remove that stone na may kasama rin na may kasama rin malaking prostate. Other common presentation kapag ang ino-offer mo na ay surgical, kadalasan kapag may anatomical problem that is involved. One of which is the common is the BPH among males greater than 50 years old. Okay? Mm-hmm. Kasama rin dyan may mga bato, kasama rin dyan may infection. So it's not always an isolated case wherein you offer surgery. You really have to be clear what is the primary problem before you offer surgery. Because once you remove something, it's a point of no return.